يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعز وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبالسمع وطاعة لولاة أمور المسلمين ولزوم جماعة المسلمين والبعد عن الفرق والفرقة والافتراق والتفرق والاعتصام بحبل الله المتين والصراط الله المستقيم وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم Pasalamatan natin ng Allah at dakilain sa mga biyayang ganap na ipinagkaloob niya sa atin mga kapatid ko sa Islam, mga magulang sa araw na ito. Ika-16 na araw ng Dhulhijjah, taong 1443. At dakilain natin siya sapagkat pinagkaloob niya sa atin ang mga biyayang kung wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung ating bibilangin, kung inyong bibilangin ang mga biyaya ng Allah, ay hinding-hindi ninyo ito mabibilang. Kabilang na dito ang pagiging ganap ng ating relihiyong Islam. Kaya nga naman, bago pumanaw ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay kanya nang ipinarating ang buong katotohanan, ang buong mensahe ng relihiyong Islam. Kaya't wala nang iba pang kaligtasan o daan sa tunay at totoo na salvation na inaasam-asam ng lahat ng mga mayroong pag-aasam na makatagpo niya ang dakilang Panginoon ng lahat ng mga likha. Libang sa pagkapit ng pinakamatibay na lubid na dapat kapitan ng bawat naniniwalang mga Muslim na mga mu'minin. Ito ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng pagkapit nito, pagsabuhay nito, ng pagpapalaganap, pagpaparating nito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ding sinabuhay, ipinarating at pinatotohanan, pinaninindigan ng lahat ng kanyang mga sahaba o mga disipulo radiyallahu anhum hanggang sa kanilang mga tagasunod na mga tabi'in at kanilang mga tagasunod na mga atba'o tabi'in hanggang sa mga tanyag na mga kagalang-galang, kapitapitagang, karespe-respetong mga a'imah ng ahli sunnah wal jama'ah na nasa manhaj, method, paraan, paninindigan ng lahat ng mga salaf na sila ang tunay na nagtagumpay. Kaya nga naman, bago pa sila pumanaw sa daigig na ito, ay sinabi na ng Allah na radiyallahu anhum wa radu'an. Tunay na ang Allah ay nalugod sa kanila at sila ay nalugod sa Allah. At wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Inihanda na ng Allah sa kanila yung mga paraisong sa ilalim nito ay umaagos yung iba't ibang uri ng mga ilog doon sa mga jannah sa araw ng muling pagkabuhay. Kaya nga naman, sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
ila akhiril hadith. Ang pinakamainam na mga tao sa sanlibutan, pagkatapos na pagkatapos ng lahat ng mga propeta, mula kay Adan hanggang kay propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yung mga disipulo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kasunod nitong henerasyon na mga tabi'in na naniwala sa kanila at sumunod sa kanilang yapak at landas, at yung kanilang mga tagasunod na mga tinawag na atba o tabi'in. Kaya nga naman, sino man ang humawak, tumahak, at nagsabuhay kung papaano na isinabuhay ang reliyong Islam, tunay at walang pagdududa at walang pag-alinlangan na siya ay magtatagumpay, hindi lamang dito sa daigdig, higit lalo doon sa araw ng pagkabuhay, muling pagkabuhay, araw ng paglilitis, araw na walang pag-aalinlangan, titipunin ng Allah ang lahat ng mga nilikha at kanyang lilitisin sa araw ng paglilitis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'ain ma in tamasaktum bihima lan tadhillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Sa last hajj ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabihan ang mahigit sa 124 na mga sahaba o mga disipulo niya, iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay na yan na kung sakasakaling inyo itong panghahawakan ng tunay, tapat, mahigpit na paghawak, hindi kayo bibitaw rito hanggang sa inyong kamatayan. Wala tamutunna ila wa antum muslimun na mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Ay hinding-hindi kayo maliligaw magpakailanman. Ayan ang aklat ng Allah na siyang salita ng Allah at hindi nilikha gayro makhlukin, ang Quran at ang sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa katotohanan ng propesiya niya na magkakawatak-watak itong kanyang mga tagasunod sa mahigit pa sa 73 na mga sekta, lahat ng yan ay nag-aangking nasa katotohanan, ngunit nag-iisa lamang ang tunay na nasa katotohanan, sila ang magkakamit ng tunay na kaligtasang walang pagdududa, at sila yung mga sahaba na kung saan kung ano ang pinanghawakang akida, pamamaraan, paniniwala, iman ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila lamang ang maliligtas sa araw ng muling pagkabuhay mula sa iba't ibang mga parusa, mula sa iba't ibang mga apoy o kaparusahan doon sa mga impyerno sa araw ng paglilitis. Paghuhukom, mga kapatid ko sa Islam. Kaya sino mang tumahak sa kung ano mang tinahak ng mga sahaba radiyallahu anhum wa radu'an, tunay na siya ay nagtagumpay ng napakadakilang tagumpay. Kaya nga naman, payo ko sa aking sarili at sa aking mga kapatiran at sa lahat ng mga kamuslimang maaabot ng ating khutba ngayon, na balikan natin ang ating relihiyon. Baka kasi nakalimutan na natin o masyado na nating napabayaan, at paminsan-minsay sa araw lamang tayo ng Jumu'a nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay nga namang tayo ay nagkakasala at nagkakamalit na titisod dahil hindi tayo perpekto. Lahat tayo makasalanan. Walang sino man ang hindi nagkakasala liban kay Isa ibn Maryam. falam yudhkar lahu dhanbun, kagaya ng sa hadith. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinatawad ng Allah yung nauna niyang mga kasalanan at yung mga nahuling kasalanan. Ghufira lahu mataqaddama min dhanbihi wa mataakhara. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni.
aghfir lakum. Sahadith ni Abu Dhar, hadith Qudsi, sahih Muslim. Wa aking mga alipin, tunay, walang pagdududa, walang pagalinlangan kayo ay nagkakasala, nagkakamali. Maliliit man yan ang mga kasalanan, malalaki mga kasalanan, nakikita man o hayag na kasalanan, o mga itinatagong mga kasalanan, o mga lihim na kasalanan. Kaya nga namay, ang solusyon dyan ay magbalik loob kayo sa Allah. Humingi kayo ng kapatawaran sa Allah. Dahil tunay na sa ating mga pagkakamali at pagkakasala sa araw-araw at gabi-gabi nating pamumuhay, habang nabubuhay pa tayo sa ibabaw ng daigdig, hindi pa tayo nabubuhay sa ilalim o kailaliman ng lupa, nagkakamali tayo. Kaya humingi kayo ng kapatawaran, sinabi ng Allah sa hadith Qudsi, at kanya kayong patatawarin. Kaya nga naman mga kapatid ko sa Islam, bago mamaalam itong huling buwan ng taong itong kasalukuyan na Dhulhijjah, ikalabing anim na araw na ngayon, at pagkatapos ng 13 araw, titingnan ng hilal na kapag ka nakita'y papasok ang buwan, bagong buwan ng bagong taon, ang Muharram 1444. I-review natin, ano yung mga nagawa natin mula nung Muharram sa taong ito hanggang sa 12 buwan ngayon, na ito yung kasalukuyang buwan na ating nasasaksihan at pinamumuhayan. Ano ba yung mga nagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa Islam, para sa kamusliman, para ipalaganap ang totoong Islam upang suportahan yung mga kamuslimang mga ulama at mga duat na silang nagpapalaganap ng totoong Islam? Ano ba yung mga nagawa natin at ano ba yung mga hindi natin nagawa patungkol sa ating reliyong Islam, patungkol sa ating pagka-Muslim? Ano ba yung ating mga nagawang mga kasalanan na hindi pa natin ay pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Tayo ba ay nagkaroon ng yearly review sa ating mga sarili, sa ating mga gawain, sa ating pamumuhay kapag tayo ay nag-iisa? Ating bang sinusubaybayan yung ating mga anak, yung ating mga asawa, yung ating mga miyembro ng pamilya, kung ano na yung kanilang mga pinaggagawa? Ang alam ng bawat isa yung kanyang sitwasyon, kaya't ang Islam ang solusyon sa lahat ng mga problema, lahat ng mga kalagayan, at lahat ng mga sitwasyong dinadanas ng buong kamusliman sa sanlibutan, sa buong daigdig ngayon. Kaya't balikan natin ang ating reliyon, naway pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naway biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkapit natin sa reliyong Islam. Maging proud at ipagmalakit natin na tayo ay mga Muslim. Huwag na huwag nating ipagpapalit ang reliyong Islam sa alinmang mga kinang ng daigdig na ito, sapagkat lahat ng nasa ibabaw ng daigdig, gaano man yan kadakila, gaano man yan kakinang, iiwanan at iiwanan natin yan. Wala tayong madadala sa ating mga libingan. Yan ang realidad, liban sa puting tela. At paminsan-minsan o kadalasan, doon pa tayo inililibing o ililibing sa lupang hindi natin pagmamay-ari. At yung ating mga yaman, bahay, sasakyan, mga kagamitan, gadgets, at ano pa man diyan, ay paghahati-hatian ng ating mga naiwang mga warasah o mga tagapagmana. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم اللهم ارضى عن خلفائك الأربعة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي ذي الحسنين وعنا معهم بإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من اتقاك وخافك واتبع رضاك وعقام شرعك اللهم اهد ضال المسلمين واغفر ذنوب المذنبين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب
abaina wa ummahatina al-ahya minhum wal amwat birahmatika wa afwika wa ihsanika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.